So, ito na nga, isusunod ko na rin yung porno. Kung worth it pa ba ang pagpunta dito sa Japan. So, ito na nga. Isa din dapat malaman ng mga pupunta dito sa Japan. Yung ugaling dapat, kahit na mismong katiting na bagay yan, is huwag makalimutan na magpasalamat, mag-arigato gozaimasu. Kahit na anong klaseng bagay, kung ano pang ano yan, ibinigay sa'yo o hindi man binigay sa'yo, hindi man lang din yung pagpapasalamat, pati yung pagsosorry, no, yung mga ganun. Kasi kadalasan sa atin, binigyan ka, tapos parang, ay, salamat ah. Wala tayong ganun kadalasan, no, sa mga Pilipino. Parang ang nagiging usually na lang na dapat lang naman mo ako binigyan ng ganyan. Yung mga ganun, huwag ganun. Bagkus, dapat ikatuwa mo to. Di ba? Ikatuwa mo, ay, binigyan niya ako. Ay, naalala niya ako. Ay, yung mga tipong ganun, dapat magpapasalamat ka sa mismong tao. Kadalasan yan eh. Minsan, may magsasabi sa'yo na may ginawa ka na patulong naman ako ng ganito, tinulungan ka. Ginawa niya yung ano, tapos nakalimutan mo nang magpasalamat sa kanya. Tinulungan ka na nga, di ba? So, dapat matututunan dito kasi sa Japan, matututunan natin yun. Yung talagang magiging habit mo na siya, no? Yung tipong minsan nga parang magtataka ka na lang. Hindi, dapat wala kang dapat ipasalamat. Yung tipong kahit na alam mo sa sarili mo na deserve ko naman kasi. Kaya dapat, yun nga, hindi na ako magpasalamat. Yung tipong ganun, huwag ganun. Dapat matuto kang maging humble. Ganun dito sa Japan. Yung mga Hapon dito, humble sila. Yan ang mga dapat na malaman kaya nagiging worth it pang pumunta dito sa Japan. Unlike sa ibang bansa, masasabi ko yan dahil ako dito, 10 taon pa lang ako na nagpunta rito, no? Kung susumatotalin, no? Nasa 25 years na ako nandito sa Japan. Pero although na dahil nga nag-aral nga ako sa Pilipinas at doon ko pinatuloy, pero doon lang kasi ako nag-aaral, no? Pero dire-diretso yan. Kada taon, kada ano, pupunta ako rito pag bakasyon ng galing Pilipinas yan. So by the way, yun na yun. Para ano na natin. Ganun tayo dapat. Malalaman natin kung anong meron dito sa Japan. Halimbawa na lang natin, nagdasal ka sa Panginoon. Humiling ka ng gusto mong bagay o gusto mong mangyari sa buhay. Tapos ibinigay sa'yo ng Panginoon. Tapos kadalasan, ito, totoo, di ba? Kadalasan, nakakalimutan mo magpasalamat. No, binigay na sa'yo ng Panginoon, hiniling na sa'yo, pero hindi mo, binalikan ng pasalamat. So, dapat ganun.